This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station. Magandang araw po sa inyong lahat, sa atin lahat, pati sa guests natin. At itong bahagi po ng ating episode itong linggo ay makikita po ninyo at patutunay namin na kayo ay mga Supreme Court Justices din. Ano? Dahil pag-uusapan natin itong desisyon ng Korte Suprema 10 versus 4, ano? Na tama yung apat na tutol dyan na, at sinasabi unconstitutional yan, tulad namin, ano, at tulad ninyo after you look at the provisions of the Constitution. Hindi lang kami magsasabi po nito. We will show you the constitutional provision. Ano, article, we'll go into that later on. Ano, dalawang articles that are very crucial. Ano, and ito ay napaka, hindi lang mahalaga, kundi life and death matter for the country. Akala nung iba, namomonitor ko sa radio, television, yung mga nagrararaboys dito na, uy, nandito na ang Amerikano, panlaban, kung kanino man. Ano. Alam po ninyo, ang kasaysayan ng Estados Unidos ay kasaysayan ng gera. Ano. At kailangan ng gera para mabuhay ang kanilang sistemang pinansyal at ekonomiya, which is a defense industry economy. Sana yung masa na awa ko walang nakakaintindi halos sa kanila. Ano? Dahil hindi umaabot ang katotohanan at hindi naman nag-aaral ng kasaysayan itong marami na ito. Kung kayo'y nanonood dito, kasi kayo'y kaantas namin, pero pilitin din natin lahat na maabot itong pag-uusapan natin ngayon. Two parts. Ano? First part is clearly stating EDCA unconstitutional, and we will show you why it is unconstitutional. We will explain the reasons why those provisions were put into the Philippine Constitution after 100 years of experience, you know, with foreign military presence in the country. Hindi lang naman yan basta ginawa eh. You know? At yung pangalawang bahagi po, eh, yung pamagat po ay EDCA's America, EDCA-America's War. Ano? Ang Estados Unidos ay nasa isang krusada para lumikha ng maraming gera. We will show you. Pati yung issue doon sa Mindanao ngayon, sa Indonesia, yung ISIS, ano, eh, nag-huhurmentado doon. Ano? Sinong nasa likod ng ISIS? Pakikita po natin yan sa inyo. With statements from an American retired general. Okay. Ang panauhin natin dito ay si ating regular na researcher sa Ligang Batas, si Ferdie Pasion. Yung ating isa pang legal and constitutional expert, hindi natin alam kung makakarating dahil mukhang nakakikipag-iskirma na sa ano, sa ISIS, si Governor Homo Bono Adaza. Pero hinihintay pa rin po natin na dumating, ano? Let's move on to this EDCA and why it is unconstitutional. Kaferdi, anong update ba dito sa situation na to? Yung 10 declared it constitutional because basically their argument is it's not a treaty and it's not an international agreement. It is just an executive agreement. Ano ba ang executive agreement? We will clarify later on, no? And then yung apat, for various reasons, pero hindi palabas, not all of their
opposition arguments have been published yet, mm-hmm. So we can't really tell. Pero from your perspective and your research, anong masasabi mo, Ferdie? Well, kasi parang ang gustong paniwalaan ng taong bayan kung supreme, kung yung majority decision ang masusunod, pwedeng payagan ang troops and facilities through mere executive agreement. Total, meron namang mutual defense treaty. Parang yun ang gusto nilang paniwalaan ng tao. Pero pag binasa mo yung constitution, iba yung sinasabi. Hindi lamang bases ang pinagbabawalan, kundi pati mere presence of troops and facilities ay pinagbabawalan maliban kung mayroong tratado o treaty. Hindi pwede yung agreement lamang. At yan ay ating ipapakita with your permission. Ito po yung constitution of the Republic of the Philippines, 1987 Philippine Constitution. At babasahin po natin direct from the Constitution, no? Kung ano yung sinasabi. At ito, napakadaling unawain, ano? You don't have to be... Nakatoga. Learned in the law or learned in the English language to understand. Kasi sinadya ngang isulat ang Constitution sa napakababaw na lingwahe para maintindihan ng lahat. At meron pang Tagalog translation. So sa Tagalog ko babasahin. Sa pagwawakas sa 1991 ng kasunduan ng Republika ng Pilipinas at ng United States of America tungkol sa mga base militar. At yan ay naganap na nga. Noong 1991, nagwakas na yung kasunduan tungkol sa base militar. Ang mga dayuhang base militar, mga tropa, so hindi lamang mga dayuhang base militar, pati mga tropa, o mga pasilidad ay hindi dapat pahintulutan sa Pilipinas maliban sa ilalim ng mga termino ng kasunduang bansa, sa English treaty, na kinatigan gaya ng nararapat ng Senado. Duly concurred in by the Senate. Ibig sabihin, ratified by the Senate. At kung hinihingi ng Kongreso ay niratipikahan sa pamamagitan ng mayoryang boto ng mga mamamayan sa isang referendum na iniraos para sa layuning ito at kinikilalang kasunduang bansa o treaty ng kabilang panig na nakikipagkasunduang estado. So ibig sabihin, kasi parang ang gusto ba sabihin ng majority decision, hindi naman military bases yan eh. So okay lang na magkaroon tayo dito. Hindi lang naman military bases ang pinagbabawalan, napakalinaw. Pati yung troops and facilities ay pinagbabawal maliban lamang kung merong treaty duly concurred in by the Senate at yung treaty na yan recognized as a treaty by the United States, the other contracting state. Ang tanong, meron bang treaty dito sa BFA at saka sa EDCA? Sabi nila, hindi, meron ng mutual defense treaty. Hindi nga yun yung binabanggit na treaty. Ang binabanggit dito, panibagong treaty. Malinaw dito, shall not be allowed in the Philippines except under a treaty. Bakit sasabihin ng Constitution na there must be a treaty kung meron na? Ibig sabihin, wala pa. Wala pang treaty. There must be a treaty. Ngayon, granting for the sake of argument na yung mutual defense treaty ang binabanggit dito sa provision na ito ng Constitution, which is, ito nga pala yung Section 25 ng Article 18 on the Transitory Provisions. Ngayon, kung ang binabanggit ditong treaty ay yung mutual defense treaty, o granting for the sake of argument na ang binabanggit dito ay pwede yung executive agreement, hindi pa rin pwede. Hindi ba ang batas ay dapat very clear and precise? Correct. Kung yun ang intention nila, ingalan nila yung mutual defense treaty or yung executive agreement. Oo. Wala Wala Hindi naman binabanggit dito na yung mutual defense treaty, yung treaty na binabanggit dito. In fact, it implies that there must be a new treaty. A new treaty duly concurred in by the Senate. Kasi nga, ginawa yung ibang mga agreement tungkol dito sa US military bases, wala pa yung Senate. Okay. Tingnan natin ang English version naman ng Constitution. Article 18, Section 25, if we can request Wella, our PA, to flash it on the screen.
as the late attorney Alan Pagia would do kung nagpapaliwanag siya, no? So hintayin po natin at para makita na, mismo ng mga nanonood. Na-highlight po natin 'yan and you can read for yourself, ano? Okay, inaayos lang po dahil we have several items that have been prepared for the audience to view, ano? So this is Article 18. Article 18. So bawal ang tropa at pasilidad. Hindi lamang military bases ang pinagbabawal. Kasi parang gusto lang paniwalaan natin na hindi naman to military bases eh. Tropa lang ito, tsaka facilities eh. Now, yun din ang sinasabi nila. Mag-preposition lang sila ng gamit. These are facilities. Oh. At saka paano mo ma-preposition yan kung wala kang tao? Mm. O, di ba sabihin, may tropa ka, meron kang tao, at merong facilities. Bawal nga, nakalagay dito, no foreign military troops or facilities shall be allowed. Abang inihintay natin yung English version, ifa-flash dyan, why do you think we evolved this constitution to this point na nilagay yan? Yun, ang maganda. Okay, kasi, before we go to the next article. Kasi ang history nito, nung 1935 at saka 1973 constitution, hindi na kinakailangan i-ratify ng legislature kapag hindi siya treaty. So pagka agreement lang siya, hindi siya kinakailangang i-ratify ng legislature. Treaty lamang ang required na i-ratify ng legislature. Bakit ganyan? Kasi nga natuto na tayo ng leksyon eh. At saka tinitingnan na ng mga framers ng constitution na baka balang araw, sasabihin nila, agreement lang naman ito eh. So hindi na kinakailangan dumaan sa legislature. So na-force na ito ng mga framers ng constitution. Kaya sinama nila, hindi lamang treaty ang dapat magdaan sa Senado, pati agreement dapat magdaan ng Senado. Kaya noong 1935-1973 constitutions, hindi kasama ang agreement sa mga dapat ratifikahan ng Senado. Pero ngayong 1987 constitution, sinama ang agreement. Saan? Sa Section 21 ng Article 8 ng Executive Department. Ito, basahin natin. No treaty or international agreement shall be valid and effective unless concurred in by at least 2/3 of all the members of the Senate. So, hindi lamang treaty ang dapat mag-undergo ng Senate ratification, pati international agreement. Ngayon, baka sasabihin nila, hindi naman international agreement eh. Executive agreement ito eh. Kahit na executive agreement yan, because it is between two countries, two nations and it two is an international agreement. Before we go on, let me check kung ready na ba yung, hindi pa daw maayos, no? But that is important to show para kayo mismo ang magbabasa nito. Okay, so sinasabi na executive agreement. Sino ba yung executive agreement? Executives na yan? Executive ba ng pribadong korporasyon? Anong kinakatawan nitong dalawang executives na to? Oo nga eh. Barkadahan lang bang kinakatawan nila? O mafia? O okso sige-sige gang? Mga korporasyon na gumagawa ng armas? Oo. Ano ba talaga? Kaninong executive sila? If we know our constitution, they are executives of the government. Of nations. Which is representing two nations. O kaya sila halal daw ng taong bayan. By themselves, Ninoy Aquino is nothing. Correct. Aside from being bobo na na-establish na ng maraming tao, ano pa ba? If he were not called President of the Philippines, baka siya pipirma dyan. So, pag sinabi nilang executive agreement lamang ito, hindi naman ito tratado, at hindi naman ito international agreement, mahirap paniwalaan. Kasi ano ba ang ibig sabihin ng international? The word international. Inter means between or among. Yung national, ibig sabihin yan, between or among two or more nations. Since this is an agreement between the United States and the Philippines, therefore this falls under the category of an international agreement. And since it is an international agreement, Kung halimbawa, sa basketball, intercollegiate. Dalawang naglalaban. Dalawa lang. Dalawa lang sila. But it is inter two colleges. So, hindi kinakailangan ng tatlo o higit pa para masabing inter. Kasi yung inter, ang ibig sabihin niyan, between or among. So, kung yan between two countries, the United States and the Philippines, it is an international agreement. Ngayon, kung international agreement siya, therefore, it must be ratified.
by the Sige. Senate. Let's read the English version dahil hindi pa natin ma-i-project yung ano eh. No? Let's read the English version of the Article 18 and Article, ano, yung isang Article executive Department. Ito, Section 21. No treaty or international agreement shall be valid and effective unless concurred in by at least two-thirds of all the members of the Senate. Tagalog, hindi dapat maging balido at may bisa ang anumang kasunduang bansa, ibig sabihin treaty, o kasunduang international agreement nang walang pagsang-ayon ng dalawang katlo, two-thirds, man lamang at least ng lahat ng mga kagawad ng Senado. So dahil ito ay agreement, sabi ng Supreme Court, between the Philippines and the United States, agreement siya, hindi siya treaty. And dapat ito magdaan sa ratifikasyon ng Senado kasi ang linaw yun. No international agreement. Kaya dito nagkakasundo ang maraming normally nagkakandungaling constitutional lawyers. No? Mm. Si Rene Sagisag is saying it's unconstitutional. So is Miriam Santiago. Ano, and so on. From different sides of the political fence, nagkakasundo sila. Mm. Kasi malinaw pa sa sikat ng araw eh. Eh, bakit palalabuin pa natin yung malinaw. Sasabihin mo, hindi, executive agreement lang naman yan. Hindi naman yan treaty. Hindi naman yan international agreement. Unang-una, kinakailangan niya treaty. Sige, pwede na daw i-project yung ano, dalawang provision na yun. Article 18, yung naka-highlight. Section 25, yung nasa taas, wag na niyo pansinin. Section 1, 2, blah, 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 to 25. So we jump to 25. Ano, after the expiration of the 1991, after the expiration of the 1991 of the agreement between the Republic of the Philippines and the United States of America concerning military bases, ito naka-highlight, foreign military bases, troops or facilities shall not be allowed in the Philippines except under a treaty duly concurred in by the Senate. Can anything be clearer than that? So ibig sabihin, it implies that there must be a new treaty. So we have to remind Chief Justice Sereno, magbasa ka ulit. At ngayon, nabasa na ng publiko, alam nila, huwad kayong, sampung kayong mga nagdesisyon yan. Yung isang provision, yung second one, sa lower part, the article, ano yun? Article 8, Section 21. Sa lower part lang yun, eh, no? Aywan ko kung yun. Executive Department, Article 7. Article 7. No treaty or international agreement shall be valid and medyo naputol doon. Unless concurred in by at least two-thirds of the members of the Senate. Ano? Mm. Okay, malinaw din yun. Mm. And kaya nga, adaman si Miriam Santiago. Presidential candidate Miriam Santiago and senator, no, of the Republic. Yan. Okay. So so kailangan talaga na magdaan ito sa dumating Senate. Na ang ating panlaman sa IS. Bono Adaza. Anyway, he'll be on in the second part. Sige. So number one, dapat merong bagong treaty. Hindi yung lumang mutual defense treaty ang binabanggit ng ngayon, Constitution. Kanina pinapaliwanag natin yung evolution. Bakit nilagay yan? Kasi nga ayaw ng constitutional framers ng palusot. Although yung constitutional committee na yun at that in 87 is not ideal, still they knew some fundamental and basic protection for the nation. Dahil alam nila yung presensya at pressure ng Estados Unidos, the former colonial power, is so overwhelming, sinilagay nila yung mga malinaw. Protection. Ngayon, parang, nakalusot na naman ang kalo. Ano? Sobrang linaw na. Nakakalusot pa. At isa pang mahalagang nakalagay sa Constitution na dapat natin mabanggit dito, dun sa state policies, no? Dito sa Article 2, Declaration of Principles and State Policies. Basahin ko, kamentong, ano? The state shall pursue an independent foreign policy. In its relations with other states, the paramount consideration shall be national sovereignty, territorial integrity, national interest, and the right to self-determination.
eh paano na tayo magkakaroon ng independent foreign policy? Paano natin maproprotektahan ang ating national sovereignty, territorial integrity, national interest, at saka right to self-determination kung yung sabihin na natin hindi na bases, troops na lang at saka facilities, eh nagkalat dito sa ating bansa, foreign troops and facilities. Ibig sabihin, nandyan na yung pressure sa'yo ngayon, siyempre natatakot ka na, mga armado ito eh, may mga facilities, may troops, natatakot ka na, hindi mo na mapursu yung independent foreign policy, takot ka na makipag-bilateral talk sa China, halimbawa, para once and for all, ma-resolve yung dispute at mawala na yung possible outbreak of war. Matatakot ka nang magpursu ng mga ganong bagay dahil nandyan sa mismong teritoryo mo yung foreign troops and facilities. Oh, alam naman natin na napakaraming ehemplo sa kasaysayan. Tulad ni Ngo Dinh Diem ng Vietnam. Bata yan ng kano. Mm. Pero nung siya ay nag-iisip na ng independent action on certain things, assassinated siya. Ano? And alam natin, napakaraming ehemplo na yan. Ano? Eh, ano ba naman ang presidente ng Pilipinas? Si Marcos. Ano? O, si Marcos, eh, malakas na ngayon. They call him dictator. Ano? Pero, napatalsik pa nila. Napatalsik sila. At, ang popular naman, kung popularity, si ERAP. Overwhelmingly elected. Ano? Napatalsik na. Napatalsik. Basta't ang kano nasilkot. The aim of those and many members of that constitutional committee, even if it was imperfect, may mga blast off le dyan, nationalists and so on, pinasok nila yan para proteksyonan ang bansang Pilipinas at ang bayang Pilipino. At kahit sa... ang problema ngayon, pagpasok nitong mga base militar ng Amerikano, anong iisipin ng ibang mga bansang tingin sa Amerika ay kalaban? Ay kalaban. Hindi lamang mga bansa, pati yung mga terrorist groups, katulad ng yung andyan lang, malapit lang, nasa Malaysia, nasa Indonesia, nasa Xinjiang. Pero ang mga Amerikano din na nasa likod ng maraming mga teroristang grupo, which we will show mamaya sa second part. Sila nga ang nagsupply. Because they want war. Correct. They want chaos. Ano? Yun, doon nakikinabang ang Estados Unidos. Ano? At baka sabihin nila na hindi pa nangyayari ito. Tandaan natin, nung Secretary of the Navy si Teddy Roosevelt nung araw, nag-submit siya ng report kay President McKinley. Ang base niya, yung libro ni Alfred T. Mahon, yung The Influence of Sea Power upon History. Sabi niya, dapat makolonize natin yung Philippines. Bago pa magkaroon, pero bago magkaroon ng colonization, kinakailangan magkagera between the Philippines and between America and Spain. Paano mangyayari 'yan? So ang ginawa niya, nagpadala false flag operation, nagpadala ng barko dun sa Havana Harbor, pinasabog. Remember the main. Remember the but main. Before that happened, nandun na yung Asiatic Squadron, si Admiral Dewey, nandun na sa Hong Kong. Even before the main exploded. Nakaplano yan. Nakaplano na. Yan. Yung gera, nakaplano yan. Kaya pagdating ng Asiatic Squadron dun sa Manila Bay, akala nung mga Kastila, hindi naman lulusob ito. Nagulat sila, pinaputukan sila. So nawasak yung Spanish Armada. Hindi nila alam na meron na palang Spanish-American War. At natuloy na nga, nagkaroon na, nasakop na tayo. Kaya naalala mo, Ferdie, nag-text ako sa iyo sa programa ng Iglesia ni Cristo na napanood ko. May congressman pa doon. Nag-online survey sila kasi hindi nila pinapaniwanag ang isyo. Kaya 92 o 93% pro-EDCA. Hindi nila alam. At marami naman sa Iglesia ni Cristo, mangmang na masa at dederechohin ko. Ano? Meron akong kaibigan na edukado pero karamihan dyan, mangmang. Ano at sasabihin ko diretso sa kanila, hindi naman nag-aaral ng kasaysayan niya mga yan eh. Bakit tayo magpapadala at ilalagay sa disgrasya ang buong bansang 100 milyong Pilipino dahil sa kabangmangan yan at sa dishonesty ng Supreme Court Justices. Nakakatakot nga kamentong eh kasi kung talagang gusto ng Amerika na ang Pilipinas ang maging Ukraine ng China, napakadali niyang gawin yan. Meron siyang mga submarines. Pasabugin lang niya yung isang barko ng China, natural na mapagbibintangan Pilipinas. O pasabugin niya yung isang barko ng Pilipinas, natural na mapapagbibintangan China. We have to take a break, no? We have to take a break. And reminder lang, on the day this was decided, a U.S. Attack submarine was in Subic Bay. Oh. Okay, let's wait for the second part. Keep tuned in.